hanap mo raw ay inuming puro at tamang-tama ang sipa. Walang tatalo sa ipinagmamalaki ng mga taga-Tayabas, Quezon, ang Lambanog. Kilala sa tawag na Philippine Vodka dahil ang itsura at lasa nito katulad ng sikat na Russian Vodka. Ang Lambanog ay isang matagal ng industriya sa Tayabas, Quezon. Ang alam ko, 1918 pa meron ng production ng Lambanog dito. Lumaganap daw ang paglalambanog dito dahil sagana ang probinsya sa puno ng nyug. Dito kasi nanggaling ang pangunahing sangkap ng Lambanog, ang tuba. Si Josefita Alandi Reyes ang unang nakilala sa paggawa ng poor man's drink sa Tayabas noong 1928. Dating araw, masikat sa tawag na Alakpita ang Lambanog mula sa pangalan ni Josefita. Nang yumao si Josefita noong 1985, ang Malyari Distillery ang nagpatuloy sa tradisyon ng paglalambanog sa Tayabas. Kasi kaunahan, bili nung Alakpita yung may-ari, si Pita Alandi Reyes, na ipagpatuloy daw yung alaka nito. Bali, third generation na siya ngayon. Pinasa niya dun sa lola ko na si Amelia Malyari. Tapos si Amelia Malyari, pinasa niya dun sa anak niya na si Yosidito Malyari. Araw-araw inaakit ng mga ngarit ang mga puno ng nyug para kunin ang mga naipong tuba. Ito ang katas na nanggagaling sa puso ng nyug. Ito lang. Hindi mo na siya palalakin, hindi mo na siya palalabasin. Basta yung flower, sa flower pa lang, aalisin mo na siya. Hanggang tumulo yung katas niya na coconut sap na ngayon. Dahil kakaunti lang ang patak ng tuba, kalimitang buong magdamag nila iniiwan ang tukil o ipunan ng tuba para makarami. Para tuloy-tuloy yung ano. Fermentation ang tawag sa pag-iimbak sa nakuhang tuba ng 2 hanggang 3 araw. Patatagalin mo lang siya, i-imbak mo lang siya ng 2 to 3 days para yung sugar niya na ano, na yun nako-convert sa alcohol. Pagkatapos i-imbak, pakukuluan ito ng 8 hanggang 12 oras. Saka ito dadaan sa cooling machine. Distillation naman ang tawag sa prosesong ito. Tapos pagkulo nun, papawis na yun. Tapos paglabas nun, yun na yung Lambanog. At take note, sa proseso ng distillation, hindi dapat isinasama ang ulo o unang patak. Ito raw kasi ang dahilan kung bakit minsan nang napabalita na nakakabulag ang pag-inom ng Lambanog. Ito ay dahil dun sa maling pagdidistill ng, kunyari sabihin natin na Lambanog, na pati yung unang tulo na mataas ang methanol ay isinasama sa alak. This methanol attacks the optic nerve. Kaya sumasakit ang batok, that leads to blindness. Kaya paalala ng mga gumagawa ng Lambanog, huwag basta-basta iinom ng Lambanog kung hindi siguro ang pinagkunan nito. Pero para sa mga hindi masyadong matibay ang sikmura sa alkohol, merong flavored version ng Lambanog. Sabi nila ay mas napakatapang daw nung ating pure Lambanog. Pag nalagyan na ng flavor, ay di nagkakaroon na ng ano yung sabihin ko ng lasa na matamis-tamis. Taong 2004 nang simulan ni Aling Isabelita ang kanyang flavored Lambanog. Ang Department of Trade and Industry daw ang naghikayat at nagturo sa kanya sa paggawa nito. Sa ngayon, meron ng flavors na maaaring pagpilian. Prunes, pineapple, at mantakin mo, may bubble gum. Mas mahal nga lang daw ang presyo ng mga designer Lambanog kumpara sa original nitong timpla. Aabot sa 70 pesos hanggang 130 pesos ang presyo nito kada bote. Pero sulit naman daw ito dahil siguradong masarap na panulak ang matitikman mo. Pero di lang sa paggawa ng Lambanog magaling ang mga taga-Tayabas. Dahil pagdating sa Tagayan, huwag raw silang hahamunin.
Bakit po nagustuhan lang ba nun? Ba't pati mga babae umiinom ng balon? Malakas daw ang tama. Alam mo, pag minsan, pag ikay uminom ng lambano, ay ang iyong pakiramdam ay ikay bata. Sino nga ba ang hindi maiengganyo sa sipa ng lambanog? Swabe na sa lalamunan, saktong-sakto pa ang lasa. Pero paalala lang po, hinay-hinay lang sa pagtagay dahil anuman daw sobra, nakasasama. Ay, ang dami bababa.